Itu okay, so i-share screen ko lang yung topic natin ngayon. So meron pa tayong nakita ng tatlong topic kasi di ba alam niyo sobrang bilis pala talaga. Ikaw ang matapos ng exam natin. Tapos last week, nag-discuss na tayo ng material self or yung economic self na tinatawag. Then after nun, ngayon pa lang tayo sa spiritual. Kaso ang exam week natin ay, ang pre-finals pala natin ay sa December 3. So next week. Stick na siya. Hindi siya kabili. And may maiiwan pa tayo na topic. Kaya, ang mangyayari niyan, baka mag-meet ulit tayo next week. Kasi kahit matapos natin tong spiritual self, saka political self, meron pa tayong maiiwan na digital self. Nag-share screen ba ako? Okay, yun. So, di ba? Kahit matapos natin yung spiritual self, at saka itong political, may maiiwan pa rin siya na isa, na yung digital. Okay? Tayo na nga, hindi ko makakasok po kasi na ito
Okay? Thinking, acting, and feeling self. While Yumi naman, physical characteristics and yung psychological capability. To maintain a sense of self-continuity across the time, the I must create and connect the various needs. Diba? Parang importante siya parehas eh. Kailangan, kailangan may connection tong si I at saka si me. Kasi diba si I, thinking, acting, and feeling lang siya. While si me naman, nandiyan na yung physical characteristics and yung psychological capabilities. Okay, the spiritual me, material me, and the social me are types of me that is created by the I. Nagigets nyo, guys? Di ba parang kapag daw po sina... Ha? Medyo? Di ba kapag daw po? Material me and social me are types of me that is created by the I. Meaning, itong lahat ng me na to, ang nag-create dyan ay si I. Kasi diba si I, thinking, acting, and feeling yan eh. While si, pag sinabi naman nating me, yung mga physical characteristics yan. So, yung pagiging material ng isang tao, yung pagiging spiritual din ng isang tao, ay nakikreate siya ni I. O yung pagiging socialized ng isang tao ay lahat siya nanggagaling kay I. Or sa pag-iisip, sa act, and then sa feeling or emotion ng isang tao. How one is responded to and seen by others is the social me. So, matik na yun kapag sinabi natin social, meaning, ang tawag dito, nakikipag-interact or nakikipag-socialize siya. And our clothes, our family, our home and collection, our physical body comprises the material me. Totoo naman. Kasi di ba lahat ng material thing or lahat ng bagay na masasabi nating pag-aari natin, ang nagko-collect niyan or ang may pag-aari niyan ay yung physical body natin. Di ba? Sabi nga natin, kung wala kang physical body or wala kang katawan or body, baliwala yung pagkakaroon ng tawag dito ng clothes, ng family, ng home. Kasi di ba parang ano, brain ka lang, ganon. Or parang puro isip ka lang. I mean thinking, ganon. Wala kang pinaka, tawag dito, pinakalalagyanan. Kasi di ba yung body natin yung lalagyanan ng lahat ng ano natin yan, lahat ng meron tayo. So di ba yung clothes, sino ba nagsusuot niyan? Di ba na-discuss natin yan sa material self na ang pinaka-importante sa material self ay yung body. Kasi lahat yan, yung body yung nakikinabang. So, di ba yung flow, sino bang nagsusuot niyan? Yung body. Yung family, paano mo, pag nahahab mo yung family mo or nakakasama mo sila, di ba body pa rin? Di naman pwedeng thinking lang yan o kaya feeling lang. Importante pa rin yung body kasi walang paglalagyan si thinking at si feeling. And then yung home and at saka yung collection. So lahat daw dyan kung yung physical body comprises the material me. So William James describes the spiritual me as one inner thought and feeling of the self. In James' book, he referred to the spiritual me as the true, the intimate, the ultimate, the permanent me, which an individual seeks. The spiritual me or the spiritual self is further described as the sanctuary of our life or it is the core. Eto ah. Kasi di ba parang tayo, sabihin na natin na meron tayo or para pong brain versus body. More pwede John Edison. Okay, di ba parang sabi niya kasi dito, talagang yung itong spiritual me na to, or spiritual self, sanctuary of our life eh, or yung core na ng life natin. Di ba? May mga mga theologians natin, mga philosophers,
Saan sila naniniwala na may tinatawag na spiritual self? Kasi di ba parang pansinin nyo oo, lahat ng bagay meron ka na. Pero parang mararamdaman mo pa rin na may kulang. Yun yung sa spirit, dyan pumapasok yung spiritual self. Parang lahat ng bagay nakukuha mo, lahat ng pagkain nakakain mo, pero parang may hole pa din, parang may kulang pa rin sa buhay mo. May long, may something na parang hindi mo pa rin siya nakukuha. Okay, so kagaya ng pagkagutong natin, ng pagkauhaw natin, yung spiritual self, kailangan din na sa-satisfy. It is considered to be a more advanced self order or organization than the physical self or the material me and the social me. Identity development, according to James, particularly that of the spiritual self, may be understood aside from strictly the psychological and physiological by the concept of metaphysical explanation through the concept and existence of the soul, as understanding the nature of the knowing, creating, and connecting I may in fact truly require the idea of a soul. There are others who have even argued that to recognize the reality of a soul is imperative to understand how the Jamesian I function. Okay, so di ba, ito yan eh. Parang konektado siya kay, magkaiba sila ni material me. Kasi si, di ba si spiritual self, kasi inner siya, innermost part of our self. So, sinasabi ng mga theologians natin na yung self daw is composed of body and spirit. So, si spirit, siya yung tumutukoy kay spiritual self. Okay guys, maalala ko lang, magkaiba pala yung tinatawag natin na spiritual self at saka yung religious self, ha? Okay, so pag sinabi natin spiritual, ito yung mga tao na, di ba parang may pinapaniwalaan sila kahit parang hindi sila belong sa isang religious group. Maintindihan nyo? Parang hindi kayo, may mga tao kasi guys, di ba may mga tao na, okay, makita. Di ba guys, may mga tao na, ano tawag dito? Na wala silang religion, pero naniniwala sila sa, I mean, hindi sila nagsisimba, hindi sila sumasamba, or wala silang, basta wala silang religious group, pero naniniwala sila sa Diyos. Di ba may ganon? Opo, mandate yung yes, po. Pero hindi atheist, ha? Kasi yung atheist, wala yung pinapaniwalaan ng Diyos, ha? Yung wala lang sila, hindi lang sila nagsisimba, pero naniniwala pa rin sila sa Diyos. Hindi mga ganon akong kakilala. Okay, so si religious naman, syempre yun yung mga religyoso, yung meron silang pinabibilangan na grupo o religious group. Maaaring Catholic sila or kung ano pa man. Okay, so yun yung pinagkaiba ng dalawa. So, kasi minsan daw, parang nalilito sila sa ganyan eh, yung tinatawag na spiritual. Kasi pa tayo, hindi mo pag narinig mo spiritual, ay tungkol sa Diyos agad. So, hindi. Parang sa soul, sa atin mismo to. Kasi tayo may mga pinapaniwalaan din naman tayo kahit hindi naman tayo kabilang dun sa group na yon or sa religious group na yon. Okay, so, nandito na. Okay, so our spiritual self daw po is coming from God, who is also a spirit. So, kahit hindi ka kabilang sa isang religion, pero naniniwala ka kay God, kasama siya sa spiritual self. Kasi di ba kagaya nga ng sabi ko kanina, ano tawag dito? Parang kahit sabihin mo na na-satisfy mo na lahat ng mga pangangailangan ng katawan mo, meron pa rin parang may hinahanap ka pa rin kasi may kulang pa rin sa'yo eh. Di ba? Parang pansinin nyo yung mga tao na sobrang mayayaman na nga sila, nakukuha na nila lahat, nakakain na nila lahat ng gusto nila. Pero parang laging merong something sa buhay nila na nararamdaman nila na parang kulang pa rin, na hindi nila alam kung ano yun. Doon pumapasok yung spiritual self. Try mong magbulay-bulay, magmuni-muni.
sabi nga nila, di ba, ano sabi nila? Parang human beings can never be fully satisfied materially. Diba? Sabi ko nga, kahit makuha mo na lahat, makain mo na lahat, mainom mo na lahat, wala, hindi pa rin yun, hindi ka pa rin masasatisfied. Kaya nga yung mga tao, di ba, wala sila, parang hindi sila nasasatisfied talaga. Lalo na kapag ka-spiritual self ang gutom, guys. Di ba, kailan ba natin napapakain yung spiritual self natin? Di ba, kapag ka naniniwala tayo, pagka meron tayong pinaniniwalaan, or meron tayong, sa amin kasi ako, sino ba, ayaw siya ako sa Bisbenya. So, ang pagkain ng kaluluwa namin, ng espiritu namin, ay kapag ka sumasamba kami. So, yung mga aral ng Diyos yun. So, meron naman kasing iba na hindi naman na sila nagsisimba or sumasamba, pero sila mismo nag-aaral sila ng mga salita ng Diyos. Napapakain nila yung kaluluwa nila. So, yun. So, ito ding tawag dito. A close to perfect analogy of the soul or spiritual self and that of the spiritual dimension or Holy Spirit is to think of how a personal computer is connected to the internet. So, ito yung connection ng ng computer and then ng spiritual self. Everyone's computer has a soul setting and it can be linked to a worldwide setting or yung universal web setting or spiritual web setting. Computers can be linked physically with all the actual physical wires and connection, but it can also be linked through non-physical aspects which can be considered as spiritual. Similar to how people are connected as well, deeper or spiritual connection are those that we have with people dear to us. Di ba para din daw siyang computer eh? Oo, di ba yung computer gagana yan kapag nakabit mo na lahat ng wires eh, lahat ng kable. Pero meron pa ding something sa computer na ano tawag doon? Para sabi niya, no, it can also be linked through non-physical aspects. So, hindi mo makikita dito yun. Di ba pwede? Yung internet nga, yung tinatawag na yun. Kasi di ba, para din siyang sa sarili natin, di ba? Okay, makukuha na natin lahat. Para dyan yung family. Okay, lahat ng constituents ng material self na sa atin na. Home, family, body, and then yung clothes. Pero, kagaya nga nang sabi na pwede pang makonect, meron pang hinahanap yung sarili natin na hindi nakikita ng mata. Maaaring nasa, ano tayo ito, parang something beyond physical world na hindi natin nakikita. Diba yun na pinaniniwalaan lang natin. So, yun yung spiritual. So, hindi pwede sinabing spiritual ay related na agad na dapat may religion ka, So, parang ako lang yung iglesia ni Christian nagsasabi ng ganito, kahit wala kang religion, okay lang. No, teacher kasi ako. Pagka nagpunta kayo sa kabila, iba naman sasabihin. Hindi na kayo maniniwala sa akin. So, di ba? Pagka ganon. Kasi yun naman yung spiritual, eh. Di ba? Kahit hindi natin nakikita, pinapaniwala natin. Kahit wala tayong pinabibilang mga religious group, naniniwala pa rin tayo sa Diyos. At least, kahit pa paano, nasasatisfy natin yung sarili natin, na kahit may kulang, hindi siya yung ganun kagrabing kulang. Kasi yung spiritual self natin ay na sa-satisfy din natin kagaya ng material self natin. So, hindi porke mga nakikita natin, di ba, na hindi porke. Kasi may mga tao talaga na ano eh, na panay pagpapayaman, panay pagtupad dun sa mga gusto ng material self nila. Pero yung soul or yung innermost part ng sarili nila ay hindi nila nasa-satisfy. Innermost part ng self nila, yung hindi pa nila nasa-satisfy, may kulang pa rin, nalulungkot pa rin sila. Kasi di ba nga, kagaya ng paulit-ulit mo sinasabi, may mga bagay talaga na hindi mapapantayan kahit makuha mo na lahat ng material na bagay dito sa mundo. Kahit makuha mo kayo lahat ng pinakamasayang pamilya, pinakabuong pamilya, pinakamaraming pera, pinakamagandang bahay, wala pa rin. Kasi ang kalaban mo, sarili mo rin, di ba? Yun yung pinakamahirap anuhin eh. Kasi pwede mong makaaway yung mga tao sa labas, pero yung sarili mo ang makakaaway mo, napakahirap yun. May dagdag?
Amen, ma'am. Pero guys, alam niyo ba, sinasabi ko lang to kasi part to ng understanding na self. Pero pagka ako bilang Iglesia kakausapin mo, kung sasabihin ko sa'yo na, ay, hindi pa pwedeng wala kang religion, kailangan na-anim ko sa isang religion, pero dito okay lang kahit wala. Nilaloko ko yung sarili ko. Pero hindi ko kayo nilaloko kasi, syempre magkakaiba tayo ng pinapaniwalaan, di ba? Maaaring kayo, naniniwala kayo sa Diyos, pero wala kayong religion. Wala naman akong magagawa doon. Pero kapag sa kapilya na, iba na ulit yung sasabihin ko. Yes po? Eh, sino ba yun? Yung nagsasalita kanina na wala. Baka ma'am, nakalik lang niya. Na? Baka po ma'am, nakalik lang niya. Ah, sige. Okay, so doon naman tayo sa the political self. Kasi di ba kagaya ng nasabi ko sa inyo nung nakaraan na lagi talagang ang tao political yan eh. Pero medyo may iba yung meaning ng political self dito sa atin. At the end of this module, you are expected to first develop a Filipino identity. Identify different Filipino values and traits and reflect on your selfhood in relation to your national identity. Okay, the political self. Okay, so kung sinabi natin political self sa understanding the political self is that the conceptually discrete category of inner and outer in reality constantly interact, shape, and inform each other. So yun pala yung pagiging political. So creating a inner and outer na kung saan parang constantly na kapag interact tayo, nasi-shape kung ano ba tayo, and then nasi-shape kung paano maging tayo at nai-inform them. So the Philippines as we know, it today has only emerged in the 1890s after over 3 centuries of colonization of the Spaniards. So di ba ito yung na-discuss natin kanina yung iba sa inyo na nagkaroon lang naman tayo ng sariling constitution after mawala ng Spanish colonization sa atin. So, 1890s yun. Meanwhile, so nagkaroon tayo ng sariling constitution, ganyan-ganyan. So, meanwhile, liberation from the last colonizers, the Japanese, only occurred in 1946. Foreign culture, beliefs, language, and religion have made a huge dent on our own by setting a foundation to the contemporary Filipino identity and culture. Today, colonial mentality remains an issue. Given the wide discrepancy between the liberation period and today's time, would it be safe to say that Filipinos have truly developed an identity of their own? Or are we still living in the shadow of our colonial friends? Kasi diba guys, kung mapapansin nyo naman, 333 years sinaktay ng Spaniards. After ng Spaniards, American colonization naman. And after ng American colonization, Japanese occupation naman. So yung tatlo na yan, tatlong bansa na nag-colonize sa atin, malamang sa malamang, di ba yung culture nila, yung beliefs, yung language, and then yung religion, nahalo na sa atin. Kaya ang tanong, di ba parang, masasabi ba natin na sa paglipas ng panahon na nakadevelop na talaga ng Filipino yung kanilang identidad. So may, ano na ba tayo, mayroon na ba tayong sariling identity or pagkakakilanlan? Or, sinasabi din dyan, or isa pang tanong ay, nandyan pa rin yung shadow nung colonial friends natin. Kasi di ba, kung ako tatanungin, meron pa rin, hindi pa rin sila, hindi pa nawala, especially yung Spaniards, hindi pa rin nawawala sa culture natin yung, di ba may mga nakalo pa rin na mga beliefs nila, na culture nila, yung language nila, na nandito pa rin sa atin na hanggang ngayon nag-exist at ginagamit pa rin natin. So yun. Explores how our social and economic context that affect our mental health and well-being, and how modern neuroscientific and psychodynamic research can both contribute to and enrich our understanding of this wider discussion. It therefore looks both inside and outside, indeed one of the main
of the book is that the conceptually discrete categories of inner and outer in reality constantly interact, shape, and inform each other. Severing these two worlds, it suggests, has led both to a devitalized and dissociated form of politics and to disengage and disempowering from form of therapy and analysis. So the political sense suggests the psychological and the economic, the political and the personal in reality constantly interact and interweave. Psychology may indeed provide a better account of business executives' dual moral life than either law or economics. Di ba guys, totoo naman to eh, kasi tayo talagang parang yung buhay na natin, yung sarili natin na, di ba yung body natin, or yung pati yung ano natin, yung INP natin, yung thinking natin, yung acting natin, yung psychological na bisita sila. Ganito yung ginagawa nila eh. Sabi niya, kapag ka ikaw, hindi ka namin pinapunta at bigla kang pumunta sa bahay namin, hindi ka namin i-welcome with open arms at habang kumakain kami, aayain ka namin. Mauupo ka sa sala. Ganun ginagawa nila at hindi daw sila yung tipo na ilalabas lahat ng mga magagandang kasangkapan. Sila talagang kinakainan nila yung mga magaganda nilang kasangkapan. Kasi di ba, mamamatay din naman tayong lahat tapos hindi mo man na makakainan yung mga magaganda ninyong kasangkapan. So, nakakatawa yun si Sir Montalis. Masyado siyang, ang tawag ito, hindi sila talaga hospitable. Pag daw bisita nila talaga kayo o pinapunta nila kayo, tsaka kayo magiging ganun. Tayo kasi, di ba parang kahit makakainin ng masarap yung mga bisita, kahit yung mga anak, dyan muna sa gilid, bawal lumabas. Tapos kung may matitira na lang na pagkain, tsaka ibabakain. Pero dun tayo nakilala sa pagiging hospitable. Kaya naman sawa yung mga turista sa atin, di ba? Di ba? Nakikinig pa ba kayo? Parang sobrang dandan ko na lang dito. Second, eto pa. Respect for elders. Filipinos greet their elders by kissing them. Sa family, sa self-sacrificing, parang kahit hindi ka na kumain, basta mapakain mo yung mga bisita mo. Kahit magsiksikan kayo sa isang kwarto, basta komportable yung matulog yung mga bisita mo. Diba? Pero minsan parang hindi maganda yung ganun eh. Mahirap. Number 6, Bayanihan. Bayanihan is the spirit of communal unity and cooperation of Filipinos. It is also about giving without expecting something in return. So, dati kasi, di ba, uso-uso itong bayanihan eh. Parang, tawag doon, bigayan, ganyan, na hindi mo naman nina-expect, hindi ka na nag-expect na bigyan ka rin nila pabalik. Kasi nga, di ba, yun naman talaga yung, ngayon kasi, hindi naman siya lang ganyan eh. Kapag binigyan mo, mag-expect niya na, ay, binigyan mo din siya sa susunod. And then, yung bayanihan, yung may bayanihan din kasi dati, di ba, yung nagbubuhat sila ng bahay. Number 7, bahala na attitude. It is the Filipino version of the famous line, Hakuna Matata, meaning no worries. The phrase is said to have originated from Bathala, now where Bathala means God. Okay, so di ba may sarili tayong version ng Hakuna Matata and then Bathala na eh. Tayo sa atin, bahala na. Iyan yung kapag ka hindi mo na alam yung bagay mo, ay bahala na. Di ba madalas nating nagagawa yan eh, ay papasok ka, tapos wala ka ng lahat ng gamit, eh, bahala na, ganyan, basta papasok ako. Kasi laging lang nakabahala na lahat ng mga bagay na wala siya or hindi niya naman nagawa or hindi niya alam kung ano yung gagawin, ang sinasabi na lang niya ay bahala na. Sabi minsan, ano to eh, bad attitude to eh. Yung bahala na. Yung matapang kang pumasok pero ang baon mo lang pala bahala na. Colonial mentality. Ha? Di ba, ganyan tayo eh. Ang tapang talaga natin, di ba? Ang lakas ang susunod natin pero ang baon lang pala natin bahala na. Bahala na si Batman. Oo, bahala na si Batman. Mas ano tayo eh. Risk taker po kasi tayo. Kumbaga, sa buhay natin, ginagawa natin lahat. Tapos kapag wala talaga tayong magawa, sabihin natin bahala. Oo. Hindi din yung mga kagandaan sa Filipino na risk taker. Kasi yung iba talagang, ano yung tawag doon? Ano tawag doon? Parang pinaka-araw-araw na. Di ba kasi yung iba, sinasabi lang nila yung bahala na kapag ka talagang walang-wala na. Kaya kahit kaya pa natin, bahala na.
patriotism and the attitude where Filipinos favor foreign products more than their own. This does not only concern goods, but also the desire to look more foreign than local and keep up with foreign foreign beauty trends. So, ito, meron, hanggang ngayon na sa atin ito yung colonial mentality. Yung, hindi lang sa products, di ba? Kasi sa products talagang anong-ano na tayo dyan eh. Abisado na nila tayo na kapag ka, galing sa ibang bansa yung produkto, ay, bibiling niya yan. Kasi quality daw, quality. So, wala kong pakailan sa Filipino products or yung dito sa sarili natin mga produkto. And then, hindi lang dun sa mga goods. Pati sa beauty. Di ba yung parang, dati naman, okay lang sa kanila na morena sila, na mga itim kong tawag, kayo manggi. Pero ngayon hindi na, kasi kung ano-ano na yung nauso. So, mas gusto nilang magmukhang foreigner, maging maputi, and then magpapakulay ng buhok. Diba? Yung kulay na sobrang halata. Pero gusto ko itry yun eh, sana yung magpapablish ka, kasi parang feeling ko mawawa yung buhok. Tapos magkukulay ka ng iba. Feeling maganda yun. So, yun yung ano, yung hindi na mawawala sa atin siguro kasi nasa mindset na natin yan. Number 9, manana habit. It was derived from a longer Filipino phrase called rumamayana. Means, dawdling things which could have been done at an earlier time. Okay? Pero ako, gawain ko din to. Parang kahit kaya ko naman siyang gawin ngayon, kasi nga tinatamad ako mamaya na hanggang sa makalimutan ko na inabot na ng kinabukasan hanggang hindi ko na nagawa. Yun lang yung pangit sa mamaya na eh. Yung iba, okay sa kanila yung mamaya na kasi busy sila, pero yung wala kang ginagawa, tapos sasabihin mo mamaya na hanggang sa makalimutan mo na, wala na talaga. Diba? Ginagawa niya rin yan, namamin kayo. Opo, limited po, as always. Matis mong nawawalan ka ng gawain. Nung wala pa lang nagawa, literal ano. So, mamaya na happy. Pag kaya gano'n, no, yung parang kahit ang dami mong oras, nakatanga ka lang, nagsiselfone ka lang, pero hindi mo kayang gawin yung mga bagay na importante yung gawin, no? Kaya pasabihin mo na lang mamaya na. Number 10, Ningas Pugol. Refers to the attitude of eagerly starting things but quickly losing eagerness soon after experiencing difficulty, just like how fast the fire of a cobra grass burns out moments after being ignited. So yung lingas mo, yung parang, ako may ganito akong ugali, parang gusto kong gawin, tapos kapag nahirapan na ako, susuko na ako, ayun na. Kayo na-experience niya yan. Oh, yeah, ako na ganyan. Yung parang feeling mo sobrang exciting, parang feeling mo kaya-kaya mo. And then kapag nakaharanas ka na ng hirap, ayaw mo nang itatutin. Pero hindi mo dapat... Pag mahirap naman, nakakatapad na. Oo, paghihinto ka na, no? O kaya sabihin mo na lang mamaya na. O kaya naman, bahala na. Pilipino, magkakapatid kasi tatlo na yun eh. Number 11, pride. Most Filipinos hold on their pride as if they are more precious than keeping a good relationship with family and loved ones. When two parties are not in good terms, they find it so hard to apologize and wait until the other party asks for an apology. So, matatawa ka dito kasi totoo mo galing doon ng Pilipino, di ba? At dahil pareho kayong Pilipino, hindi na talaga kayo magkakasundo kasi walang maglalakas loob or walang mababa ang pride para maunang mag-sorry. Mababataas ang pride. Parehas ng mataas ng pride. Oo, di ba kaya dito ano eh, maraming nag-aaway-aaway. Kaya pansinin nyo, dati close-up sila or magkapit-bahay sila, sobrang friendship sila. Tapos meron lang silang hindi na pagkaintindihan. Oh, at dahil parehas mataas pride nila, walang mag-sorry at yun na ang simula ng pagiging marital. Diba? Yung ichichismis ka na kung saan-saan. Kasi nga, ang taas ng pride, bawal siyang malamangan. Or bawal siyang unang mag-sorry kasi hindi siya yun. Number 12, crab mentality. It is more toxic trait of the Filipinos. They ruin each other reputation and pull each other down. So, kapatid yan ng pride. Diba? Dahil nga ayaw mong nauungutan ka or ayaw mo na nalalamangan pa ng kapwa mo, dun tayo sa hatakin mo siya bawa ba, diba? Magpapakaparagment
personality ka, sisiraan mo siya. And kakatapin mo nga siya pababa. So, magkapatid si pride at si proud mentality. Okay, number 13, Filipino time. Ito yung last. Favorite ko to eh. Filipinos have this common attitude of arriving late at commitment. Yung nakagaya ko na, pero nung pala hindi pa. Or kaya naman, nasa biyahe na ako nung pala naliligo pa lang. So, dapat daw, pag nagsabi ka ng time sa mga Pilipino, laging 1 hour advance. Mawit ang 1 p.m. Sabihin mo 12 noon. Kasi mo sabay-sabay kayong darating. Pero dapat walang makakaalam yun sa meet-up niya na yun. Kasi pag sinabi mo sa kanya na, ay, 12 noon dapat nandun. Kasi sasabihin niya na, nasa isip niya, hindi naman 12 noon. Pustahan tayo, darating ang alauna. Kasi tayo, pag nag-grupo tayo, di ba? Pag magkakaibigan tayo, nagsabi ka ng isang oras, ang nasa isip niya, eh, malilate naman si ganito eh. Kasi nasa isip din ng kaibigan niya, ay, malilate si ganyan, nalauna na ako pupunta, o kaya 12:30. Gawain niya ng Pilipino, parang, ano tawag doon, magkakapatid yan! Yung Pilipino time crap, mentality, pride, magkakapatid yan. Kapag ka, parang ayaw mo malamangan ka, kasi pag dumating ka ng maaga, maiinip ka, maghihintay ka, magagalit ka. O, di dumating ka na lang ng late, at least, wala kang makakaaway, hindi sasama yung loob mo na, ay, kaya pa ako naghihintay dito, 1 hour na ako dito, tapos wala pa rin. Di ba? So, yun yung sa Filipino traits and values. May tanong? Wala po. Okay, so next meeting, sa Friday, dahil start na ng exam, mag-meet tayo, discuss lang natin yung digital self. Saglit na lang naman yun. Nakapag-attendance kayo lahat? Yes po. Okay, so pwede pa on cam. Pwede pa on cam. Mag-screenshot lang ako ng attendance natin. Ay, wait lang. Send ko lang yung attendance kay Cesar. Ayan na Cesar. Dos cabales. Okay. Meron pa. Okay na po. Pag may tanong, next week na lang. Diba? Next week pa naman yung exam natin eh. So, see you next. So, yung exam, sinabi ko sa inyo na December 3 mag-i-start yun hanggang December 7. So, Friday, Monday, Tuesday. And then, Christmas break natin ay start ng December 18. Thank you. Wala na tanong. Sige, see you next week. Bye-bye. Happy weekend. Thank you. Thank you. Hello. Bye-bye. Bye-bye.